Ako si Novo, at isa akong Pilipino. Bata pa lang, sumunod na ako kay Mama sa paniniwala niya sa Diyos. Pumupunta kami ng mga kapatid ko sa simbahan para makinig ng mga sermon. Maraming taon ako naniwala sa Panginoon. Pero naramdaman kong hindi ako nagbago. Na hindi ako gaya ng isang mananampalataya. Sa puso ko, iniisip ko maghapon kung paano kikita ng mas maraming pera at kung paano mabubuhay ng maginhawa at magtamasa ng magandang buhay. Bukod pa ron, lagi rin akong nakikipag-inuman sa mga kaibigan at pag mayroon akong sobrang pera, nagsusugal ako. Alam kong salungat sa kagustuhan ng Panginoon ang mga ginagawa ko at ako ay nagkakasala. Madalas ako nagdarasal sa Panginoon at nangungumpisal. Tapos nangangako ako sa Kanya na ititigil ko na ang masasamang ugali na ito at hindi na muling magkakasala. Pero sa panghihikayat at paghimok ng mga kaibigan ko, hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Kung kaya, mas lalo akong naging masama. Lalong lumayo ang aking puso sa Diyos. Wala nang sinseridad kapag nagdarasal ako sa Panginoon. At linggo-linggo, nagdarasal lang ako ng simple at ginagawa ito ng mabilisan. Kung minsan nakakaramdam pa ako ng kawalan ng pag-asa, dahil alam kong pag bumalik ang Panginoon, hahatulan niya ang bawat tao ayon sa kanilang mga kilos at asal. Pagpapasyahan niya ang bawat tao kung sila ay pupunta sa langit o sa impyerno. Pakiramdam ko napakasama ako na hindi na ako mapapatawad ulit ng Diyos. Sa kalaunan, nag-asawa ako at nagkaroon ng anak. At dahil gusto kong palaguin ang yaman ng aking pamilya, nagpasya akong magtrabaho sa ibang bansa. Kaya napunta ako sa Taiwan. Nang magkatrabaho ako at kumita ng kaunti, hindi ko pa rin binago ang dati kong pamumuhay. At sa libreng oras ko, sumasama ako sa aking mga katrabaho para uminom at makipagkantahan. Namumuhay ako sa kasayahan. Matagal ko nang isinantabi ang paniniwala ko sa Diyos. Isang araw noong 2012, tinanong ako ng isang kasamahan sa trabaho kung isa akong Kristiyano at ang sabi ko, dati. Pagkatapos, inanyayahan niya ako sa isa sa kanilang mga serbisyo at nangako akong pupunta. Isang linggo ng umaga, sinundo niya ako sa pabrika at dinala sa bahay ng kanyang kaibigan. Doon, nakilala ko si Brother Joseph. Totoo yun. Ang kasalanan ng tao ay hindi malulutas ng kusa, maliban kung ang Diyos mismo ang personal na gagawa ng paglutas. Tama. Kapatid, naniniwala ka ba sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus? Naniniwala ako. Alam mo ba kung anong gagawin ng Panginoon pagbalik niya? Naniniwala akong pagbalik ng Panginoong Hesus, uupo siya sa malaking puting trono at hahatulan ng sangkatauhan. Mananagot ang bawat isa sa mga kasalanan nila habang nakaluhod sa harapan ng upuan ng paghatol. Pagkatapos, magpapasya ang Panginoon kung sa langit sila o sa impyerno batay sa kanilang mga gawa at mga kilos. Tama. Ganun nga yun. Oo. Sa katunayan, matagal nang nagbalik ang Panginoong Hesus at ngayon ay ginagawa na ang gawain niya ng paghatol sa mga huling araw. Kaya natupad na ang propesiyang sapagkat dumating na ang pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Nagbalik na ang Panginoong Hesus? Paano ito nangyari? Hindi ko pa nakikita ang malaking puting trono na lumitaw sa kalangitan at hindi ko pa nakikita ang Panginoon na bumababa sakay ng isang puting ulap. Pero sinasabi niyang nagbalik na ang Panginoon para sa gawain niya ng paghatol, natutupad sa propesiyang dumating na ang pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Oo nga, makatuwiran ito. Hindi maaarok ng tao ang karunungan ng Diyos, kaya dapat patuloy akong maghanap. Brother, hindi ko masabi kung ang Panginoong Hesus ay nagbalik na o hindi pa. Pakiusap, ibahagi mo ito sa akin. Maraming beses binanggit sa Biblia ang propesiya ng pagbalik niya, paghahayag ng katotohanan at pagsasagawa ng gawain niya ng paghatol. Gaya sa Kabanata 4, versikulo 17, sa unang sulat ni Pedro na nagsasabing, sapagkat dumating na ang pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At sa Juan Kabanata 16, mga versikulo 12 to 13, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.
ang espiritu ng katotohanan ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon at paghahayag niya ng katotohanan at paggawa ng paghatol. Sa mga huling araw, ang Panginoon ay nagbalik para magpakita at gumawa bilang nagkatawang tao na anak ng tao. Sa pundasyon ng gawain niya na pagtubo sa kapanahunan ng biyaya, ipinapahayag niya ang katotohanan at ginagawa ang isang yugto ng gawain niya ng paghatol. Sa katunayan, itong gawain ng paghatol ay isang gawain para lubusang dalisayin at iligtas ang tao na eksaktong tutupad sa mga propesiya ng Panginoong Hesus. At kung sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ito. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Nakinig ako ng may pananabik sa pagbabahagi ni Brother at naniwala ako na totoo ang lahat ng mensaheng ito na kanyang ibinahagi sa akin. Dahil naniwala ako na ang lahat ng propesiya ng Panginoon ay kailangang maisakatuparan at kailangang makantan. Sa aspetong ito, napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Basahin natin ang dalawang sipi ng kanyang mga salita. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos. Kaya kailangang likas na magawa ito ng Diyos mismo. Hindi ito maaaring gawin ng tao bilang kanyang kahalili. Sapagkat ito ay ang paglupig sa lahi ng tao sa pamamagitan ng katotohanan, hindi mapag-aalinlanganan, na nagpapakita pa rin ng Diyos bilang ang nagkatawang taong larawan upang gawin ang gawaing ito sa gitna ng mga tao. Iyan ay upang sabihing, sa mga huling araw, gagamitin ni Kristo ang katotohanan upang turuan ng mga tao at upang ipaalam ang lahat ng katotohanan sa kanila. Ito ang gawain ng paghatol ng Diyos. Sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang turuan ng tao, ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang maling disposisyon. Lalong-lalo na, yaong mga salitang naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinabi patungkol sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasagawa ng gawain ng paghatol, hindi lang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita. Inilalantad niya, pinakikitunguhan at pinupungusan ito ng pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhinan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong uri ng mga pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupi lang tao at makukumbinsin ng husto na magpasakop sa Diyos. At higit pa ay makamta ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging mapanghimagsik. Sa gawain ng paghatol, mas mauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos, ang tunay na layunin ng gawain ng Diyos, at ang mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang masamang diwa at ang mga ugat ng kanyang kasamaan. Gayun din ay matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol. Sapagkat ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos. Pagkatapos naming mabasa ang mga salitang ito, ibinahagi sa akin ni Brother Joseph ang maraming katotohanan tungkol sa gawain ng Diyos na paghatol sa mga huling araw, pati ang tunay na kahalagahan ng pagkakatawang tao ng Diyos para ipahayag ang katotohanan at hatulan ang sangkatauhan. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pakikibahagi sa kapatid, naunawaan ko na napakapraktikal ng gawain ng Diyos at hindi ito kababalaghan.
Ang gawain ng Diyos na paghatol sa mga huling araw ay hindi gaya ng iniisip ko. Iniisip ko na naglalagay ang Diyos ng higanting mesa sa himpapawid. Ang Diyos ay nakaupo sa isang malaking puting trono at nakatayo ang buong sangkatauhan sa harapan niya. Pagkatapos, ililista ng Diyos ang bawat isa sa mga kasalanan natin para malaman kung tayo'y mabuti o masama at pagpapasyahan kung aakyat tayo sa langit o bababa sa impyerno. Sa halip, ang Diyos ay nagkatawang tao at dumating sa mundo para ipahayag ang katotohanan, para hatulan ang mga kasalanan, ilantad ang katotohanan ng kasamaan ng tao at ilantad ang kanilang malasatanas na kalikasan at diwang sumusuway sa Diyos. Nagbahagi sa amin si Brother Joseph. Ang pagpapahalaga natin sa sarili, ang pagiging mayabang, hindi tapat, tuso, makasarili at masama ay kailangang dumaan sa paghatol ng Diyos bago tayo madalisay. Ang huling resulta ng gawain ng paghatol ng Diyos ay para makita natin ang sariling karumihan, katiwalian at kasamaan. Para makita ang ating diwa na sumusuway at nagtataksil sa Diyos, para malaman nating tayo'y ginawang masama ni Satanas. May malasatanas na mga disposisyon. Nalarawan tayo ni Satanas at dapat tayong malipol. Sa ganitong paraan lang natin isusumpa ang ating mga sarili at tatalikuran si Satanas. Bukod pa rito, ito ay upang sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, malalaman natin ang matuwid, banal at hindi nasasaktang disposisyon ng Diyos. Tapos magkakaroon na tayo ng pusong may takot sa Diyos. Hindi na tayo mangangahas na suwayin at labanan ng Diyos. At matatalikuran natin ang ating laman, maisasagawa ang katotohanan at magbabago ang ating disposisyon sa buhay. At magagawa na nating totoong sumunod sa Diyos at sumamba sa Kanya. Pagkatapos tayo ay lubusang mapapadalisay at maililigtas ng Diyos. Tama yun. At karapat dapat nang dalhin sa Kanyang kaharian. Ang mga tumatanggi sa gawain ng Diyos na paghatol sa mga huling araw ay hindi makakamtan ng pagdadalisay ng Diyos. Sa huli maaalis sila ng gawain ng Diyos, di maililigtas at di makakapasok sa kaharian ng langit. Tama. Sa pakikinig sa pagbabahagi ni Brother Joseph, naramdaman ko na ang gawain ng Diyos na iligtas ang tao ay napakatotoo at tunay. Inisip ko kung paano ako naniwala sa Panginoon ng maraming taon at kahit madalas akong mangumpisal ng mga kasalanan sa Panginoon at magsisi at mga akong hindi na ulit magkakasala, patuloy pa rin akong nagkakasala pagkatapos nun. Nagsisinungaling, nandaraya, masama at tuso. At madalas inilalantad ang marahas na pagpapahalaga ko sa sarili, kayabangan at malasatanas na disposisyon. Paulit-ulit na nagkakasala at nangungumpisal, namumuhay sa ganoong sakit. Ngayon, nakikita ko ang pagdating ng Diyos para sa gawain niya ng paghatol at pagdadalisay ng mga huling araw. At talagang kailangan ito ng masamang sangkatauhan. At silang naniniwala sa Panginoon at mga napatawad ay kailangan ng pagdadalisay mula sa gawain ng Diyos na paghatol sa mga huling araw. Ang sabi sa Biblia, ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ang Panginoon ay banal kung mapapatawad lang ang ating mga kasalanan, ngunit ang makasalanang kalikasan at malasatanas na disposisyon ay hindi madadalisay. Anumang oras magkakasala tayo at susuway sa Diyos, laging magrereklamo at magtataksil sa Kanya. Paanong ang mga taong puno ng ganitong kasamaan ay maging karapat-dapat na tumingin sa mukha ng Panginoon? Nang sandali ring yun, naramdaman ko sa puso ko kung gaano kahalaga ang gawain ng Diyos na paghatol sa mga huling araw. Batay sa mga palagay at imahinasyon ng mga tao, pag dumating ang Panginoon at dinala ang lahat pataas sa himpapawid para makita siya, yun ay magiging hindi makatotohanan at napaka-impraktikal. Pagkatapos nun, ibinahagi ni Brother Joseph ang kaniyang mga karanasan at patotoo kung paano niya tinanggap ang paghatol at pagkastigo ng Diyos. At damakong may pagliliwanag at paglilinaw ng banal na espiritu ang pagbabahagi niya. Sa pakikinig dito, napatibay ako. Naniwala akong talagang nagbalik na ang Panginoong Jesus. Kaya nagpa siya akong hanapin at saliksikin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw upang hindi mawala ang pagkakataon kong salubungin ang pagdating ng Panginoon. Pagkatapos, binigyan ako ni Brother Joseph ng aklat ng mga salita ng Diyos at naging napakasaya ko. Pag-uwi ko sa dormitoryo, nagbasa ako ng mga salita ng Diyos buong magdamag. Nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang inyong mga bibig ay puno ng mga salita ng panlilinlang at masasamang salita. Puno ng pagkakanulo at puno ng kapalaluan. Kailanman ay hindi kayo nagsalita ng tapat sa akin. Walang mga banal na salita,
Walang mga salita ng pagpapasakop sa akin kapag naranasan ang aking salita. Ano sa katapusan ang pananampalataya ninyong ito? Ang inyong mga puso ay puno ng mga pagnanais at kayamanan. Ang inyong mga pag-iisip ay puno ng mga bagay na material. Araw-araw kinakalkulan ninyo kung paano makakakuha sa akin. Sinusuri kung gaano karaming kayamanan at mga material na bagay ang inyong natamo mula sa akin. Araw-araw, mas lalo kayo naghihintay ng mas maraming biyayang bumaba sa inyo. Nang sa gayon ay masiyahan kayo sa mas higit at kaaya-ayang mga bagay. Ang nasa inyong mga isipan sa bawat sandali ay hindi ako o ang katotohanan na nagmumula sa akin. Sa halip ay ang inyong asawa, mga anak na lalaki o babae, o pagkain at damit, at kung paanong ang inyong kasiyahan ay mas lalong madaragdagan. Kahit papunuin ninyo ang inyong sikmura hanggang sa umapaw ito, hindi ba't nakahihigit lang kayo ng kaunti sa isang bangkay? Kahit papalamutian ninyo ng marangya ang inyong anyo, hindi ba't kayo pa rin ay isang naglalakad na bangkay na walang buhay? Nagpapakahirap kayo alang-alang sa kapakanan ng inyong sikmura hanggang sa tubuan na kayo ng puting buhok. Subalit wala man lang handang magsakripisyo ng kahit isang hibla man lang ng kanyang buhok para sa aking gawain. Lagi kayo nagmamadali, nagpapagod at nagpapakahirap para sa inyong laman at sa inyong mga anak. Ngunit wala man lang nag-aalala o nag-iisip ng kung ano ang nasa puso at isipan ko. Ano pa ang nais ninyong matamo mula sa akin? Ang ibinunyag ng mga salitang ito ay tugma sa sitwasyon sa aking buhay at ito ang tunay na naramdaman ko sa aking puso. Ang mga salitang ito ay parang espada na may dalawang talim na tumagos sa aking manhid na puso. Alam kong ang Diyos lang ang makakasuri sa kaloob-looban ng puso ng tao at ang tanging makakapagbunyag sa kasamaan ng sangkatauhan at sa nakatago sa kaibuturan ng puso ng tao. Naramdaman ko na ang mga salitang ito ay mga binigkas ng banal na espiritu at ang mga ito ay tinig ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, nalaman kong bagamat matagal akong naniwala sa Panginoon at napatawad na ang aking mga kasalanan, ang aking makasalanan na kalikasan at malasatanas na disposisyon ay hindi pa napadalisay at hindi nagbago kailanman. Ang pangalan lang ng Panginoon ang kinikilala ko at wala siyang puwang sa aking puso. Hindi rin ako gumugol o gumawa para sa Panginoon. Ang iniisip ko lang ay kung paano mas dadami ang pera ko, paano mas sasaya ang aking laman, at kung paano mabubuhay ng mas masagana ang aking pamilya. Kailanman ay hindi ko inisip ang kagustuhan ng Diyos. Alam ko pang madalas akong nagsisinungaling at nagkakasala, pero binaliwala ko ito. Lagi akong naniniwala na ang Diyos ay ang walang hanggang mapagmahal at maawaing Diyos. At kahit na magkasala ako, patatawarin pa rin ako ng Diyos. Maaawa siya sa akin at pagpapalain ako. Ngayon lang, matapos kong mabasa ang mga binigkas na ito na inihayag ng Diyos sa mga huling araw, nakita ko ang pagkamatuwid at ang banal na disposisyon ng Diyos. At nabatid ko na ang disposisyon ng Diyos ay isang bagay na walang sinuman ang makakasira. Ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos ay naging dahilan para mapukaw ang aking paggalang sa Kanya. At ikinalungkot ko ang aking sariling nakaraan, napasubsob sa harapan ng Diyos at mapait na tumangis. O Diyos ko, hinihingi ko na patawarin mo ang lahat ng aking nakaraang pagkakasala. Nagrebelde ako laban sa iyo, dinaya kita at nilabanan kita sa maraming bagay. Hindi ako karapat-dapat na may itaas sa kaharian ng langit. Sa lahat ng mga nagawa ko, dapat lang akong maparusahan. O Diyos ko, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong magsisi at mailigtas. Mula ngayon, gagawin kong lahat na makakaya ko para mahanap ang katotohanan at mapadalisay, magampanan ang aking tungkulin at masuklian ang iyong pagmamahal. Pagkatapos kong magdasal, pinagtibay ko ang aking pasya. Kailangan kong tanggapin ang paghatol ng Diyos at baguhin ang buhay ko ng pagkakasala at pangungumpisal. Kailangan kong basahin ang mga salita ng Diyos at pag-isipan ang mga ito na mas madalas para mas maunawaan ko ang katotohanan at magkaroon ng lakas na talikuran ang aking laman, isagawa ang katotohanan at tuparin ang kagustuhan ng Diyos. Mula sa sandaling iyon, dinala ko sa trabaho ang salita ay nagpapakita sa katawang tao para mabasa at mapag-isipan ko ang mga salita ng Diyos habang nagpapahinga ako sa trabaho.
Sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, nakita ko na ang sarili kong pag-uugali at pag-iisip ay napakasama at rebelde at kinamumuhian ng Diyos ang mga ito. Umasa akong mawawala sa akin ang masama kong disposisyon at maging mabuting tao sa lalong madaling panahon upang makamit ang papuri ng Diyos. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Dapat kang manalangin ng dahan-dahan. Alinsunod sa iyong tunay na katayuan at iyon ay gagawin ng banal na espiritu. At dapat kang makipagniig sa Diyos sa pagpapanatili sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga kinakailangan sa tao. Kapag nagsisimula ka ng magsagawa ng mga panalangin, ibigay mo muna ang iyong puso sa Diyos. Huwag kang magtatangka na unawain ang kalooban ng Diyos. Subukan mo lamang sabihin ang mga salita sa loob ng iyong puso sa Diyos. Kapag ikaw ay lalapit sa harap ng Diyos, salitain ang ganito. O Diyos, sa araw lamang na ito ko natanto na dati kitang nasusuway. Ako ay totoong masama at kasuklam-suklam. Noong una, sinasayang ko lamang ang aking oras. Magmula sa araw na ito, mabubuhay ako para sa iyo. Isasabuhay ko ang isang buhay na mayroong kabuluhan at palulugurin ang iyong kalooban. Nais ko na ang iyong espiritu ay palaging gumagawa sa loob ko at palaging paliliwanagin at liliwanagan ako upang ako ay makapagdala ng malakas at malaking patotoo sa harap mo. Magbibigay daan kay Satanas na makita ang iyong kalwalhatian, iyong patotoo at ang katibayan ng iyong tagumpay sa loob namin. Kapag ikaw ay nanalangin sa ganitong paraan, ang iyong puso ay ganap na mapalalaya. Sa pananalangin sa ganitong paraan, ang iyong puso ay mas magiging malapit sa Diyos. Sa mga salita ng Diyos, natagpuan ko ang paraan na lulutas sa aking masamang disposisyon at nagsimula akong taimtim na magdasal sa Diyos ng taos puso. Inilahad ko ang aking masamang disposisyon sa Diyos at sinabi sa Kanya kung ano ang nasa puso kong nais kong makamtan. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, binuksan ko ang puso ko sa Kanya at hiningi kong patnubayan ako para mamuhay na nagtitiwala sa Kanyang mga salita. Kapag nagdarasal ako ng ganito, madalas kong nararamdaman na inaakay ako ng Diyos at nililiwanagan ako at napupuno ng pananalig at lakas ang puso ko. Hindi na ako namumuhay ng kagaya noon at hindi na rin ako kumikilos ayon sa masasamang kaisipan at ideya na dating nasa puso ko. Ang aking buhay ay nagbago. Hindi na ito ang masamang buhay na nagkakasala at nangungumpisal na kagaya noon. Sa halip, ako'y totoong namumuhay sa liwanag at presensya ng Diyos at taglay ko ang pag-aaruga at proteksyon niya. Mula sa araw na iyon, hindi na ako naglibot o nagpagala-gala at tunay na bumalik ako sa pamilya ng Diyos. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik ako sa Pilipinas. At noon ko lamang nabatid na marami ring pinili ang Diyos na mga kapatid sa Pilipinas at naging napakasaya ko. Ngayon, ibinabahagi ko ang mga salita ng Diyos kasama ang aking mga kapatid. Isinasabuhay namin ang buhay iglesia. Tinutulungan namin at sinusuportahan ang isa't isa. Hinahanap namin ang katotohanan at naghahangad na mabago ang mga disposisyon namin at mailigtas ng Diyos. Sumasaksi rin kami sa gawain ng Diyos sa mga huling araw sa mga tao sa aming bansa at pati na rin sa mga nasa ibang bansa, upang sila ay maaari ring maging kagaya namin at maaaring makamit ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Ngayon, mayroon na akong napakamakahulugan at masayang buhay at tuluyan ko nang iniwan ang aking masama at malayo na buhay na taglay ko noon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pag-akay niya sa akin para matagpuan ang mga layunin at direksyon ko sa buhay at sa pag-akay sa akin patungo sa tunay na landas. Para sa akin, tanging ang ganitong pamumuhay lang ang pinakamakahulugang buhay. Sinusunod nating mabuti ang Diyos, pagsasanay ng kaharian ating tinatanggap. Ang paghatol ng Diyos ay tulad ng espada sa mga iniisip natin ay naghahanta. Kayabangan pagka makasarili at pagkukunwari ay hindi na itatago. Tsaka ko lang nakikita ang totoo na pahiya ako'y nagpapatira pa sa Diyos. Pasasalamat.